Morning guys, yung inasam natin na ulan para makapagpakalma ng panahon, kakaiba naman ang binigay. Yung unang ulan, medyo malakas siya, yung isang hangin, pero saglit lang. Hindi katulad nito, kasi bagay bagyo kasi eh. LPA kasi siya, tignan nyo naman po oh. Baha agad oh. Ayan guys, tignan nyo naman. Meron kami sariling tag-ulan sa loob ng bayo para kami squatter oh. Kasi yung mga party na tinutuluan. Tignan nyo naman guys ang itsura ng aming bahay oh. Kahabag-habag naman oh. Ayan, tignan nyo naman guys oh. Lalabas ako para ipakita. Lalabas po ako para ipakita sa inyo ang sobrang dulot ng ulang magdamag, maghapong-magdamag kahapon. Ayan oh. Sana wag naman may naglutangan na yung basurahan namin oh. Lumutang na yung basurahan yung halaman. Okay, so yung aming basurahan. Yung halaman namin, ayun na. Ang may lumulutang pa dito yung tsinelas. Yan. Kita nyo ba guys? Oh. Ako ang rain na ng baha. Alas 6 ng umaga. Nandito yung ating ano. Kunin natin yung tsinelas ng ating batang kapitbahay. Yung ating basurahan kunin natin kasi baka ano, abayaan mo na nga, baka ako malalim po kasi dyan eh. Ay, lakas na nga. Malalim na dyan banda. Ay, oh. Tingnan nyo guys, oh. Kita nyo po ba yung baha, oh? Ayan, oh. Minarangan na po kasi mataas na tubig dun. Parang hindi po siya dumiretso dun sa kalsada. Okay lang. Magasay yung ating phone. Ayan po guys, oh. Walang katao-tao. Yun ang mga sasakyan. Inakit na dun sa medyo mataas na tal. Ayan, dito tayo ngayon, oh. Tingnan nyo naman. Nakalusong yung aking tubig. Binti sa baha. Layo na tayo kasi meron akong allergy sa paa. Eh, madumi yung tubig. Baka tayo mapaano. Hindi tayo pwedeng mababad sa tubig, baha. Ayun guys. Yan yung unang bagyo ng taon. Unang mahabang ulan na tinanggap ng Pilipinas. Ng ito. Southern part ng Pilipinas. Ayan po. Kita nyo guys. Ha? Patila na yan kasi nag-chirp na yung ibon. Sana yun. Nakasilong na yung mga ibon. Yan po yung epekto ng unang bagyo sa Pilipinas na maghapon magdamag na ulan. Oh, yun o. Itong lugar po talaga namin medyo mababa, binabaha po talaga. Pero ginagawa naman ng napakagaling ng aming dating mayor, ginagawa ang lahat ng paraan para maibsan yung tsaka ma-accommodate yung pagdami ng tubig pag gano'n yung tubig. Oh, parang may dagat o, di ba? May ilog o. Ilog, may gigisingin ko na itong ating magkakatas na yan. Gisingin na natin yung ating mga natutulog kasi kakatas na po yan maya, maya sa loob ng bahay kasi umakyat na po siya dyan. Tumaas na. Tumaas na. Tumaas na. Tumaas na. Papasok na yung tubig sa loob ng bahay. Ayan, ito na guys. Napasok na sa inyo rap no? Yung tubig? Napasok na yung tubig sa loob ng bahay nila. Buti dito po sa amin. May harang. Kaya karamihan sa mga pintuan po dito, kung mapapansin niyo po, yung mga bahay na medyo bahain, pinapasok. May mga ganito po. Oh. Hamba. Parang hamba sa pintuan. Harang po yan. May mga ganyan po kami para hindi po agad tumasok na pag may dumadaang sasakyan. Hindi po agad siya matalsikan ng... Sorry po. Bagong gising. Hindi po siya matalsikan agad ng... Alo ng tubig, oh, kapag-ano. May dumadaan na alo ng tubig papunok sa loob ng bahay. Kaya may gilugisingin ko na sila para saralong mga natin. Kasi baka may dumaang sasakyan ay, yan, mataas na yung tubig. Medyo magta-time check, oh, medyo mag-alert na tayo. Singin natin ang mga bata kasi kakatas na yan. Tataas na natin yung mga pwede basa. Kasi pinapasok po kami ng baha sa loob ng bahay. Pag sobrang taas na po dyan, kakatas na po yan. Yan, medyo gigisingin na po natin sila kasi nakaka-alerto na po yung taas ng tubig. Ay, kids! Kids! Anak, baka kayo dyan mabasa, kakatas na yung tubig, mataas na yung tubig. Buksan natin ang ilaw. Tulog pa si kuya. Ito, wala na po tumulo. Yan, pinagawa ko yung side ng anak. Anak, doon na kayo kay Ian, wheelchair. Ha? Walang ano? Eh, ano naman? Hindi ka na makita.
Ayan po. Tulog. Kasi baka siya kumatas at saan. Mababasa yung mga... Pag mag-start na yan, kumatas ng tubig, pataas ang tubig. Lahat ng pwedeng mabasa, itaas mo na. Lahat ng pwedeng ano. Ayan. Singin na natin. Mga bata. Kaya Sayon, mag-join kayo doon kay Tito Itan. Doon kayo matulog. Dali. Gising na Sayon. Itan? Ayos ka, bunso. I-share mo sila dyan sa kama. I-share mo mga bata sa kama. Dali. Aminin yung cellphone mo. Bakit nakatabi pa yung cellphone mo dyan? Mag-join. Mag-ano ka dyan. Ayan po. Share po natin sa kama dito sa kwarto yung ating dalawang apo. So, share natin kay bunso. Tulog na tulog si bunso. O, dali. Share na kayo dyan sa kama kasi katas. Sugpa si Sayon pa. Sige pa, usog pa doon. O, Sayon. Gano. Kuya pa si Kuya Sayon. Yan, nagyan pa doon. Okay, dito ko sa, doon ko sa ganda mo yun lang. Hindi po ako makatulog ngayon kagabi eh. O, sige na. Hindi ka makatulog ngayon na nalakas ang ulan. Ayan guys, ito ang aming sitwasyon kapag ka naulan dito. Evacuate. Ano, refugee kami ng sarili naming bahay. Ligpitin na ito, anak, baka mga mabasa. Ligpitin na itong towel mo sa ayon. Guys. Magtataas-taas na tayo ng mga gamit natin. At, ano na, baka mabasa. Ano ba ito, kakalat-kalat na itong ano, guys. Kasi mataas na tubig sa labas eh. Baka mamaya eh. Ano tayo, pagtaas. Ano, eh, mahirapan po kasi kami mababasa. Magpatuyo. Di bali na siyang mga nakataas. Huwag lang magpapatuyo pa. Ayan guys, ang sitwasyon ng ating Mami City. Di pag tag-ulan, wala pa kasi tayong pangpaslab, pangpataas. Iipon pa tayo. Ayan, tinanitaas ng tubig. Eh. Ayan, naalim po kasi yung ito. Ayan yung namang naglalakad ko hanggang sa ano yung tubig sa kalsada. Eh. Ayan. Talagang ano na, eh, di parang depende tila, parang maghapon pa yan. So, mamaya, eh, update ko po ulit kayo mamaya ng part 2 ng ating unang bagyo at unang mabang tag-ulan sa taon. Yan. Sana mahalin natin yung ating kalikasan. Wala na kasi mga bundok pinapatag. So, calling the attention po ng mga, sana po huwag naman natin sirain yung likas na kalikasan. Yung likas na binigay sa ating kayaman ni Inang Bayan. Alam niyo po bang Pilipinas kapag galit ay mayaman po tayo sa likas na yaman at biyaya ng pagpapala mula sa ating Inang Kalikasan. So, yun po sana yung i-treasure po natin. Ang pag-unlad po okay lang, pero huwag naman po sagasaan yung mga natural na nagbibigay po sa atin ng ating pangangailangan at biyaya ni Lord. Hindi po tayo ang gumawa yan. Pairam lang po sa atin yan. Tayo mawawala yan. Yung mga henerasyon po natin ay matitira at yan ay maiiwanan at tatamasahin nila ang kabutihan at biyaya mula po dun sa mga natural na bundok, mga kahuyan. Yun. Paano pa po pipigilin ng pagkuhon ng lupa, pipigilin ng pagbaha? Saan po tayo tatakbo pag puro patag ng lahat? Sana umalin natin kalikasan. Magtanim po tayo ng puno. Huwag barahan yung mga basura at ating mga magulang. Turuan po natin yung ating mga anak na yung mga basura po itapon sa tamang lalagyan para pagka ganito, walang masyadong basura sa kanal. Kung nasa labas, magbit-bit ng plastic, ibaon, ilagay doon yung basura. Kapag nakakita ng basura, doon natin issue para mapunta at matapon siya sa tamang basurahan. So yan po, naglilinis na po yung aking mga sama sa bahay, ang aking kapatid at panganay na anak ko. Ala, kahit di mo yung pigaan, ayun ang gamitin mo yung dustpan. Dustpan ang ginagamit yan. Yan po, naglalanggas siya. Panganay natin, anak ko. Nataong uwi niya bagyo. Mula doon sa ano. Anak, doon sa boarding house mo, hindi binabaha? Mataas. Ah, maganda. Ang lakas po ng hangin din, no? Grabe po, ang lakas. Oh. Yan, puno natin. Matubig na. Sige guys, mamaya po ulit ang ating part 2 update. Magligpit po muna tayo. Bye-bye guys. Thank you so much po. Please subscribe, like, and share po para ma-reach na po natin ang ating target na subscriber po. At makapag-charity na po tayo, makatulong din tayo, makashare din tayo sa iba ng ating magiging blessings. Thank you so much po. Bye-bye. Morning. Good morning guys. God bless po. Thank you.